everyone! Ayan. Nagbabalik ang inyong lingkod sa aking YouTube channel for another reaction video. So, syempre guys, try natin na reactionan ang upload ni Kalingap JJ. Request na din ito ng aking mga viewers, no? Ng aking subscribers. Salamat po. So, dahil nag-request kayo, na-reactionan ko ang upload ni Kalingap JJ. So, nandito tayo, no? Wow, naka-red lipstick, ha? Ayan. So, reactionan na natin, guys. Siyempre, alam nyo na kung sino ang kanyang in-interview. Walang iba, kundi ang trending ngayon na si Kalingap Edu. So, kahit anong pangbabato, kung ano man ang pinapalabas ng mga basher, ay hindi natitinag at hindi patitinag. Matatag at, ayan, go, go, go lang, Kalingap Edu. Ano man ang mangyari, andito lang kami. Siyempre, no, sulid na sulid. Team Kalingap, Team Edsy. Ayan. So, guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and share and subscribe. At syempre, support and subscribe, Kalingap Rab. Kuya Bal Santos Matubang, Ate Ed na si Jack Tapia Matubang, ang Key Boys, Key Art Boys. At syempre, ang Small Kalingap Vloggers. And support, Team Kalingap, always. And so, ayan, umpisa na natin. Wala na paligoy-ligoy pa, guys. Ayan, hello po sa inyo mga kanina pa yan. Nandito tayo ngayon sa... Ano pa kayo ng kayo? Yan si... Hindi. Wow! Ay, parang ano yan? Si... Si Y. May ubi pala to? Si Y. Away! Grabe! Narinig nyo ang bulong ni Kalingap Edu? Kung ano ang pangalan ng kanyang kotse? Si Y-Pay. Yeah! Walang iba kundi si Beyonce. Ayan. Tuloy natin, mga kasulad. Malapit na ito. Malapit na ito. Y-Pay pala ito. Y-Pay. Ayan, grabe. Ah, Y-Pay. Pero in fairness, katunog ni Y-Pay. Loko-loko ka talaga, Kalingap Edu. Whitey talaga. Parang aso lang yung pangalan ng ano mo, sasakyan. Ako napakalupit, guys. First time ko pong gamitin itong GoPro sa interview. Kasi ginagamit ko lang ito sa pong adventures. Wow. Ayun, guys, yun ito, part 3. Parangalan mo po. GoPro. Kitang-kitang po yung sarili mo dyan. Grabe, guys. Wait na wait yan, oh. Kaya ako, wait talaga yan. Yeah. Maganda pala ito. Ito din ginamit ito pa gano'n. Ito kuya, guilty or not guilty mo. Ay, grabe. Kasi mag-guilty ka, ginagawa mo. Ay, grabe. Ang hirap naman yan. Easy na guilty, di mo ginagawa. Lagot, Kalingap Edu. Real talk yata yung sinasabi ni Kalingap JJ. Tuloy natin. Alam niyo po ang ano pala ang interview with Kuya Eds, ang pinakamaraming views ever. Kaya grabe po. Lahat ng natutuwa ko, bibigay natin sa mga natutulungan natin. Kaya very thankful. Dito, number one, nag-good morning ka daw kay Vianci. Ay! Uy, narinig niyo yung sinabi? Number one, nag-chat-chat ng good morning si Habi kay Y-Pay. Ano yung sagot, Kalingap Edu? Or nag-good night, guilty or not guilty daw? Guilty. Guilty tayo dyan, ako. Guilty? Good morning ka? Good morning ako tayo. Siya din naman eh. Ah, siya din? Reciprocate naman pala. Uy, guilty daw. Ibig sabihin, true. Pag sinabing not guilty, hindi totoo. Pag sinabi niyang guilty, real. Totoong nangyari. Yan, analyze maigi. Diba, mga kasulad? Dating. Bakit naman dating? Bago na kasi yung panahon eh. Yung bago ng panahon, baka naman kasi busy lang naman. Baka busy nga eh. Busy lang siya studies. Pero kung siya... Nako, delikado. Dati daw, pero ngayon, busy. Baka naman ano, nagtampo sa'yo yan. Sabay ganun eh. Tuloy natin. Assistant yung sa'yo.
sakto lang. Sakto lang. Kasi siyempre bangit ko palagi na ako. Bangit ko na ako eh. Naisip ko rin ang aking self. Wow, masaktan. Huwag nasasaktan. Joke lang. Puro ka joke. I-real talk mo na. Pero wala nang ano. Masasaktan talaga yung sarili mo pag hindi ka nag-real talk. Di ba? Tuloy natin, guys. Pero feeling ko naman, ano, kasi may item ka rin kasi para sa mga beneficiaries. Tama. Kaya, alam po, yun ang ano, pinapriority. Yes. Itindi na naman natin ni Benz, eh. Nakakatawa naman. Oo. Siyempre, kailangan niya din i-vlog ang kanyang mga beneficiary. Kasi para naman may upload si Kalinga Pedo, may revenue, may another pantulong. Pantulong din yan sa kanyang beneficiary, guys. Yung revenue na nakukuha niya sa kanyang channel. Kaya sa mga ano dyan, nanonood, don't skip ads. Oh, syempre, no? Syempre, damay nyo na tayo. Damay nyo na ang aking YouTube channel. At syempre, kung hindi pa kayo nakasubscribe, malamang, no? Pa-click naman ang subscribe button. I'm not going to be able to get a little bit. Anyari. Ay, marami dyan ako curious. So guys, guilty daw dahil talagang nagtatanong minsan kung kumain na ang isa't isa. Ayan, tuloy natin. Bakit nabago na? Ba't nabago na? People change eh. People change. Ano ba yung gano'n? Negative, positive? Ha? Negative, positive? Negative. Negative lang. Ewan ko, negative. Bakit? Ewan. Pero ewan ko, nagpapahagdugit lang yata siya eh. Nagpapa? Hagdugit. Ah, hagdugit. Diba, ganyan naman kasi talaga kapag ano, kapag mga talagang Pilipinas. Nagpapa ano? Ano yun? Nagpapamiss ba, Kalinga Pedo? Hindi ko nag-gets yung sinabi mo ah. Ano, parang pa-hagdugit. Hindi mo naman sabi niya. Ah, hard to get daw. Kasi ang bilis magsalita eh, no? Ay, madali lang pala itong kunin. Para... Pero hindi ka naman na tagay niya. Yan naman. Ito ko yan. Yung sabi ng ano, ingat ka. Siyempre. Palagi naman. Palagi. Lalo na pagka ano, diba, pag ako makatid sa kanya, gano'n. Ay, siya maanap sa akin. Hoy, narinig nyo? Pag hinahatid daw ni Kalinga Pedo si Bebe Biance, siyempre, pag aalos na si Kalinga Pedo, sasabihin ng isa, ingat. Actually, mga kasulid, EDSI, Solid Team Kalingap, normal yon sa isang taon, sabihin mo yung ingat, no? Pag umaalis. Yan, ang simple naman ang katanungan, Kalingap Jojo. Yung mahirap naman. Para naman mahirap niya sagutin, Kalingap Jojo. Nakakawi ka na ganyan. Sa sinusundo mo siya? Sa kanila? Uy, sinusundo daw. Narinig nyo ba? Sana naman. Totoo, ha? Sinusundo si Bebe B. Pero pag magbablog, minsan iba ang nagsusundo. Kalinga Pedo. Ha? Ayan ah. Pag-aatid din ang mag-aaral tayo shoot tapos walang mag-aatid ang mga. Ay, kung ano. Maraming ganito dito may gagawin sa labas tapos wala na siyang service niya. Ikaw nag-aatid sa kanya. Legit ang mga nagbubulong sa akin. Ayan. May minsan nagbubulong sa akin. Ang binubulong, naghinatid si Bebe Biance ni Kalinga Pedo. Sinundo si Bebe Biance ni Kalinga Pedo. No? Legit ang bulong. Narinig nyo? Di ba kakasabi lang ni Kalinga Pedo? Minsan nagsusundo siya at hinahatid si Bebe Biance. Simpleng gawain. Pero napaka-meaningful yan, no? Napaka-meaningful sa lahat, lalo na sa lahat ng sulit, na hindi nag-aalinlangan.
Siyempre, pag sulit ka, hindi ka patitinag. Kahit anong mangyari, wala kang duda. Consistent yung chat niya. Consistent? Sakto lang, saks lang. Eto, tinasamahan mo pa rin ba siya, kuya? Pagpa-adjust ng braces. Tinasamahan ko siya eh. Sa nakaraan. Ang huling last month pa eh. Bayf ko bago mag-sipo. Uy, narinig niyo yun. Last month, bago sila mag-sivu, si naman ni Kalinga Pedro, si Baby Beyonce, na magpa-adjust ng braces. Ayan, narinig niyo. Bago mag-sivu, si naman ni Kalinga Pedro, si Baby Beyonce, na magpa-adjust ng braces. Oh, yun oh. Nalaman natin. At hindi na yun, Blina Vlog. Walang video, no? Legit? Oh. Walang video, walang kumukuha ng video. Oh, di ba? Ayan, tuloy natin. Bigyan mo si Mamita. Bago mag-sibo tapos. Ngayon, ayaw niya na magpasama ngayon eh. Bakit? Ewan ko nun. Baka busy. Baka gusto lang niya kasama si Rose. Ayan. Ayaw daw magpasama. Bakit? Alam mo na, Kalinga Pedro, di ba? Nung 8 months sa rinyo, meron siyang pinaghandaan na regalo sa'yo. Malamang, kaya ayaw niya magpasama itong nakarang mga araw dahil bumibili siya ng gift para sa 8 months sa rin. Pinaghandaan niya yun. No? So, alam naman natin na naunang in-upload ang 8 months sa rin bago ang upload ni Kalinga JJ na yan. Itong ating nire-reactionan, guys. Di ba? Ah, si Rose. Okay. Para para baka kasi may kasabay siya. Oh. Eh, isang doktor lang. Hmm. Pero yung doktor mo rin naman. Oo, oh, para sa kami. Pero nahihiya din daw kasi siya. Wala siya lang isang kumbahan. Nahihiya siya? Oo, oh, si Rose Ann daw ang kasama. Kaya pala pag si Rose Ann may bulong, nakikita niya ang dalawa. Na nagsusundo kay Bebe Beyonce sa apartment ni Joy, nila Joy, no? Nakikita nila si Kalinga Pedro, kaya dun sa vlog, or kakatapos, ito lang, bagong-bago, kahapon, na in-upload ni Kalinga Prab sa second channel niya, yung tungkol kay Rose Ann, at binulong nga ni Rose Ann dun, na laging nagsusundo si Kalinga Pedro, at laging magkasama ang dalawa. Ayan. Ano ng pambayad? May bayad din saan eh. Lah! May pambayad daw mga Kalinga. Oh, alam ko, ano? Minsan nililibre ko yun. Ah, yun, nililibre mo siya. Ganyan, 3,000 minsan ang isang ano, pag-adjust. May linis-linis ko kasi. Alam mo ko yun, ano? May sponsor siya every month si Mang Kafoodie at Hindi ko alam. Hindi ko lang alam. Kafoodie. Wala naman siya na re-rest TV. Ah, wala siyang nasin. Kaya yun. Ganoon talaga. Ah, okay. Di, yun, alam niya na mga Kalinga. Yun, sinasamahan ni Kuya Edu. Magpa-adjust ng braces. So, ayan. Wow! Legit! Sinasamahan din daw. Magpa-adjust ng braces. Ano? Tuloy natin. So, ayan. Ito, Kuya. Nagsabi ng, I miss you. Ha? Narinig nyo? Ito, another tanong kay Kalinga Pedro. Ang magsabi daw ng I miss you. Ano kaya ang sagot ni Kalinga Pedro, guys? Not guilty. Dad. What? Di na. Guilty? Hindi ka nasabi. Hindi ka nasabi na gano'n. Hindi ka nasabi niyan. Si Pienso, hindi ko tanong. Hindi rin. Hindi rin siya? Ah, hindi pa ata. Hindi kami nag-aamin yan. Walang kami nang case. Walang kami nang guys. Walang aamin talaga. Ngayon, mag-aamin ka na. Ayaw aminin. Kailan mo aminin yan? Tinatago mo kung Kalinga Pedro. Aminin na habang maaga. Para mainggit na ang mga, ano, inggit-pikit na ang mga... Nice week of men, may tanong. Tatanong din tayo kung saan mo. Parang aminin yan habang buhay. Habang buhay. Wala daw aminan hanggat magkaanak na, walang aamin. Hey guys, ang buhay na balot. So, yun ang tweet.
Lloyd. Kung gusto niya magpawit. Bakit naman? Gusto na mag-ayos sa mag-date. Yan nga natin. Yan lang natin sa future. Gusto na natin. Eh, yung nagsabi naman, I need you. Eh, yun naman yung... I need you like water. Like red light. Not guilty. Not guilty. Hindi pa na kami. Hindi pa. Masyado na gano'n. Siguro pag nagbibiruan, gano'n. Bibiruan? Ano ba binibiro? Ano ba yung biro-biro niyong dalawa? You know? Kailangan naming malaman yan. Lulukuhan niya. Pag inagaya namin sa vlog, ina-ina na namin. Nag-uusapan. Pero po, yung sa seryosan, well, hindi mo siya. Pag seryosan, pag off ka mo lang ganun. Hindi na ganun. Pwede na! Hindi pa, hindi pa. Natatawa ako dun sa bata na no, nagsasalita. Hindi naniniwala daw si Otoy. Yung bata, we, dingo. Sabi niya. Hindi pa, hindi pa. No. So ito, itong last na ni Kiltor na dito, ibig sabihin, hindi pa niya ito ata nagagawa. Mm. Eh, yung nag, ano, ALY daw. ALY. Siyempre. Ganyan eh. Hindi pa ganyan. Siyempre, hindi nag-I miss you, I need you. I love you pa kaya. Hindi pa. Oh, wala pa. Walang aminan nga eh. Hindi pwede aminin. Kahit yung I love you, bawal aminin. Para sa kanila na lang na dalawa yun. Ano, Kalingap JJ. Hindi pa. Hindi, pero dati parang ano siya, nagpaparamdam. Oh! Paparamdam? Pero parang biruan lang. Pwede na! Ah, biruan. Ay, afghan ba yun ba? Puro biruan na lang eh, no? Wala nang aamin. Mas maganda yan. Suspense yan, Kalinga Pedro. Afghan. Pero off-cam, parang, grabe. Hindi naman parang isang beses lang yata nangyari yun. Parang, ano, parang, biruan lang, tapos bigla. Pagka, ano. Seryoso yun, siguro, Kalinga Pedro. Ikaw lang siguro yung hindi seryoso. Pero ewan ko, baka nakalito lang ako. Nalilito lang rin ako. Nalilito na nakaginip lang ako. Kung bira. Baka din naman yun. Hindi nga yun. Kasi maraming chat na kami din eh. Hindi ko naman naing. Pero alam ko, di chat. Maraming chat. Doon no? Huli. Ano yun? Dalawa lang kayo, Kalinga Pedro. Sana hindi group chat yan, ha? Marami na daw silang chat. Hindi lang matanda ni Kalinga Pedro. Ibig sabihin, pag nag-chat-chat si Bebe Bianze, hindi mo sinasaulado yung mga sinasabi niya. Sabi ka na. Nasabi ko na yung ila. Pero, hindi ba siya nasabi? Pero dati, sweet masyado siya. Nalimutin ko na yung mga paano siya mag-chat. Biglang people's change talaga eh. Nag-matured, diba guys? Ganun talaga sa bagay. Ganun naman talaga sa talaga. Pero as long as mayroong assurance. Assurance naman. Pero siya binibigyan mo siya ng assurance. Insurance daw. Uy, mas sweet ang insurance kasi assurance. Assurance daw. Binigyan mo ba ng assurance? Ayan. Tuloy natin. Ano ba yung assurance na yan? Kasi sa insurance, pang ano, lifetime yun eh. Siyempre, pang future eh. Pang future. Sigurado ka na talaga dyan. Sigurado talaga. Ito, yeah, tapos ang guilty na guilty natin. Speaking of kanina, sinabi mo nang yung sa Cebu niyo. Huh? Yung sa Cebu niyo kanina. Ay. Na gano'n. Yung sa pala yung pupunta niyo ng Cebu. Kumusta pagpunta ng Cebu? Kumusta yung ano, pakikitungo mo? Okay lang. Masaya, ano naman, enjoy din naman kahit paano. Kaso masyadong matagal para sa akin. Halos isang linggo kami dun eh. Hindi ako sanay ng ganun katagal na travel, isang linggo. Mm-hmm. Kahit nga na nasa ano kami sa Hong Kong, hindi kami ganun katagal eh. Saka... Oo, oh, kasi syempre mga beneficiary ni Kalinga Pedro, hindi niya na nabibisita. At yung channel niya guys, hindi niya ganun na sikaso. Wala siyang upload that time, no? Mga ilan-ilan lang. Tapos di naman siya din nagla-live, mga kasulid. Ano na? Maganda kaya lang yung travel time from, ano, from sa
sa isang tarang ano namin na isang place na pag baglaga namin to another, sobrang haba ng oras, patay oras talaga. Sobrang haba ng biyahe. Oo, alas 5 na gising na kami, so parang sobrang pagod pa kami, kailangan namin agad magkasikaso. So, hindi masyado mag-enjoy ako. Masyado kasi enjoy. Laging antok, laging puyat. Tapos mapagod pa yung activities niyo. Ayoko naman. Halata naman eh. Yung gusto namin doon na panoorin sa Sifline, maganda siguro yun. Kaso hindi na na-videohan. Pero alam ko ang si Drows may video sila. No? Tuloy natin. Ang canyoneering, ang pagod, apat na oras na laka rin. Tapos, puro itong trailing ang mga ginagawa namin. Sa canyoneering, puro talon-talon, ligo. Malalim talaga. Tapos, matalon ka. Tapos, hindi lang isang talon, dami. Tapos, sobrang lamig. Tapos, ang paangabaw ng laka rin, napagod. So, yun pa lang. Pero pag pag natapos mo na, medyo yun lang. Tapos yung sa wheelchair, nakakatakot naman. Siyempre, first time mo makakaasal umuha ng ganung klaseng isda. Siyempre, kahit ako naman takot din yan, Kalinga Pedro. Pating ba naman yun, wheelchair? Tapos, parang kakain ng tao dahil sa sobrang kalakihan. Kahit naman sanay tayo sa isda, pagka ganyan talaga, matatakot din, Ayan. Sobrang laki, ako. Pagkatingin mo pa lang sa ilalim, pagtingin mo, nagugulat ka lang, sobrang laki. Tapos nung nasa mayano naman kami, naghanap kami ng sardines. Sobrang lalim naman. Sobrang dami siguro. Ah, yung kumpul. Libong sardinas. Pagtingin mo sa ibaba, sobrang lalim naman. Ngayon lang ako nakakita ng sobrang lalim na Wala na ako makita sa ilalim. Siguro mga dalawang nyugan limpos na nung dagat. Parang bangin nga. Pagka ganyan, lubog na, di mo nakita yung ilalim. Itim na yung Grabe, ganun. Hindi ako marunong lumangoy eh. Talagang hindi ako makakasisid. Ayan. Kaya, sa panonood ko na nga lang, natutuwa na ako, no. Kitang-kita ko yung mga fish na talagang nandun sa video. It's black na. Grabe, tics yan. Pagkukulot ako sa pagtingin ko yung kinakabuhay na ako, kahit ako marunong maglangoy. Baka may humugot eh. Ang dilim kayo ng pag-GoPro sa ilan. Hindi lang nagkatanagawa ng GoPro. Yun na lang ang experience ko doon. Medyo halos na nakakatakot. Pagod talaga. Ayoko na sobrang nakakatakot. Hindi mo mamamalayin yung... Okay, yung mga daredevil magagustuhan. Pero ako hindi masyado. Hindi mo gusto yun. Oo, mahirap talaga yan, yung nakakatakot ka rin nga, Pedro. Mas maganda yung adventure na hindi ganyan kalalim naman. Kasi syempre, no, baka mamaya biglang may sa'yo humata kasi hindi natin alam kung ano yung mga nandoon sa ilalim ng dagat, di ba? Kung sa mga free drive. Yung mga daredevil magagustuhan, pero ako hindi masyado. Hindi mo gusto yun. Sakto lang. Gusto mga free diving na. Ay, masalang din. Yung tapos yung nag-ano kami, yung sa ano bagay, yung nag-galing sa isang, yung tawag dito. Zipline. Isa pa, isang beses ako, natakot tayo ako kasi parang hinuhulog ko sa bangin eh. May takot ka ba sa heights kaya? Medyo. Same sila ni Beyonce, natakot din sa heights. Kaya pala doon sa safe line, guys, din na niya na video. Dahil nag-alinlangan si Kalinga Pedro, baka malaglag yung camera. Ayan. Ayoko din sa mga doon. Ang hirap, parang binitawang kami bigla. Ay, pala kayo malalaglag na. Ay, sumbrang taas. Ay, tagal-tagal pa. Yung unang pagbitaw. Yung unang pagbitaw. Sobrang hirap yun. Ayoko kong umalis eh. Na-imagine ko yung nandun sila sa safe line. Kasi dalawa sila ni Bibi Beyonce doon. So, dapat nakamulat yung mata mo din. Pag zipline. Hirap yung zipline, bro. Yung kuya, yung samahan niya ni Bian. Kumusta naman? Sa iglalim ba? Lumaling? Ayan. Hindi after ng Cebu. Hindi ko alam. Kumusta naman? Hindi yun. Sakto lang. Parang dati lang. Dati lang. So, kumusta naman si Bian para sa iyo? Dati lang daw yung nangyari. After ng Cebu.
Kasi syempre, puro thrill. Alam nyo naman guys, walang amin nandito. Kahit anong mangyari, walang aamin. Kaya abangan na lang natin kung kailan sila aamin. Medyo okay naman siya. Di naman siya, no? Parang medyo ano pa rin talaga siya, tahimik. Minsan nahiling at sarili ng ano. Mga ano niya, hindi siya masyado mahilig mag-share. Tapos, na-effort. Kung sa pala yung in-effortan ka sa isang babae. Diba? Sa, ano niya, sa part 41, nag-effortan ka niya. Effort? Ano yung tumutunog dyan? Baka CPR yan, Kalingap JJ. Mukhang mayroong music si Kalingap Pedro sa loob ng kanyang kotse. Ano sa'yo, Kuya? Yung feeling. Okay yun. Hindi ko pa nabubuksan. Ay, hindi mo nakita yung I love you dun. Hindi mo pa nakita yung I love you ni Baby B dahil hindi mo pa pala binuksan, Kalingap JJ. Effort na yun, natutuwa sana. Ay, Kalingap JJ, Kalingap Edu, ano ba naman yan? Mali-mali din yung host. May nalawa na kayo. Nagsabi sa akin ako. Ang bira yun. Na-disappoint ako ng konti. Na-disappoint ka din? Ang bira yun. Sa akin na lang yun. Babakuran natin yun. Babakuran natin si Vincent. Alam ko kung ano yung nalaman mo. Pero para sa akin, hindi ko na voice out. Kasi alam naman na ng iba dyan. Napanood naman. May nalaman daw siya, nagselo siya. Alam nyo na siguro yun, guys. Ayan. Ngayon naman, Kalinga Pedro, vice versa. Paano yan? Talaga na dapat sa'yo lang. Wala ko pwede maglapit. Except sa mga fans. Ano ka? Ano ba picture? Okay lang naman. So, ano ko kuya? Gusto mo ba yung tipong ma-effort? Siyempre. Babae, diba? Parang wala ka kayong dumagod. Siyempre naman. Sino ba naman ang ayaw ng gano'n na parang inaasikaso ka sa mga bagay na ano, kapag kapagod ka, Grabe pala pag-aasikaso ni BBB kay Kalinga Pedro na pagpagod, no? Naku, pwedeng-pwede na Kalinga Pedro. Tapos, siyempre kakamustahin ka, tapos pag dito, ano pa ba magandang katangin na ano? Yung babae, bukod sa mabait, maganda at ma-effort. Siyempre yung tao dito, marunong magluto. Parang yung gusto ka, parang hindi siya yung parang, pangit din sa babae yung halimbawa, pagkausap ka niya, parang sige lang na sige. Hindi maganda. Tapos siyempre, kung gusto, parang iyan siya, parang medyo parang medyo paghahabol lang type na ano. Oh, yung ano, denying type. Yung hindi mo na magano, habulin mo talaga. Ganun ba yung ano mo kay Baby Beyonce? Kasi hindi yun laging naimik eh. Kumbaga, misteryosa talaga. Parang medyo paghahabol lang type na ano. Pero hindi naman yung sobra-sobra. Parang, uy, sa ilang ako ganyan. Tapos, siyempre maganda pa ganyan. Parang, uy, sige, isama ako ganyan. Sige, ganyan. Dapat hindi, ano, go with the flow palagi. Parang, hindi ka lagi parang pababayaan na, uy, pag nagkatampuhan, sige, hindi pangit yan. Wala yan. Dapat may ano ka, may nabawasan mo yung pride mo, no? Pangit na ayoko na sobra. Atuturn ako ko sa ganyan. Oh, pag nag-aaway daw, dapat hindi ma-pride yung girl. Baka naman, ayan, so tuloy natin guys. Baka iba masabi ko dito eh. At
turn up ako sa ganyan. Pag grabbing pride. What pride ba si Gansi? Hindi ko na, medyo. Konting medyo. medyo. Ano, hindi mo pa siya masyadong kikilala. Kasi nga, konti pala yung ano, yung tugikilan lang. Pwede naman. Tsaka bato pa si Gansi. Ayun nga, ayun nga. Tsaka marami pa siyang ano. Yes. Kailangan i-explore. Yes, tama. Oo, oh, magbabago pa isip noon. Kalinga pa ito. Sabi ka dun eh. Bata pa si, ano, si BBB. Marami pang, ano yan, experience, no? At habang yan ay nagdadalaga, ito masasabi ko ha, lalong gaganda yan. Kalinga pa ito. Naman natin siya binagbabawala. Hindi mo binagbabawala? Oo, hindi. Kaya nga, nagigyan mo siya ng freedom pa. Yes. Basta ako dito support. Sa kanya? Oo, man. You know, binigyan ng freedom daw si Baby Beyonce. Bakit? Anong ibig mo sabihin dyan na may freedom si Baby? Kayo na ba? Ha? Uy, tuloy ko na. Hindi ka mawala sa kanya. Hindi talaga. Kasi yeah. Habang buhay tayo dito magka-timingan. Kayo, pero kayo ni Beyonce. Oo. Iba yun, iba yun. Friends, more. More than friends. So, ano na pala, naranasan mo daw yung pag-aalaga ng isang biyak. Yung pagod siya, di ba? Nabanggit mo kanina. Siguro, parang hindi kasi ang layo diba? Naman niya eh. Oh, saka hindi ko masyadong nag-ano. Parang hindi mo siya ano talaga kasi pagkalayo talaga saka hindi bihira makabanding. Ah, bihira mo siya makabanding? Oo, medyo malayo kasi bahay nila eh. Pero siyempre pag mapagawa na yung bahay nila, Kalinga Pedro, no? Malapit na. Abangan mo lang. Siguro once a week, swerte ka na makaisa. Uy! Pagka may vlog kasi, alam mo, dito ang vlog lalo na. O sige, pag dyan siya natulog ala Joy or sa wala na. Kala... siya nga kala Joy. May time na, sige, pag nagkarakita na yun. Sige, tara. Kita tayo. Tambay tayo sa labas. Sige, tambay. You know, narinig nyo. Pagka may vlog daw at natulog si Baby Beyonce kila Joy, doon naggagala sila night ship. Night ship tuloy. Gumagala sila na, mamasyal. Yan sabi niya, sabi ni Kalinga Pedro. Sa isang linggo, isang beses siya makaisa. Ano yun? Makaisa ka dyan. Makagala siguro. Siguro. Ayan, pati ako bulol. Makagala, makapasyal, magkasama sila. Ayan. Yun, yun naman pala. Ibig sabihin, may time pala kayo. Tapos may sila nakapag-chat ako. Usap-usap. So, masaya ka sa mga ganyan? Okay yun. Okay yun. Kasan tayo ng bahay lang. Hirap eh. Mahirap? Mahirap. Hindi ka pwede para... Oo. Tapos napakalayo. Oo, sobrang. Ah, tawagan mo. Kalinga Pedro. Alam mo, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Yun o, di ba, Kalinga Pedro? Lahat ng bagay, kayang solusyonan at bigyan ng kasagutan. And, tuloy natin. Siyempre, pag nag-vlog ka naman sa ano mo, sa umaga, tapos papunta ka pa doon ng hapon, gagabihin ko lagi, pagod. Tama. Yung... pag siguro, pag malapit-lapit na, pwede siguro, pag dyan na sila sa kapag nahati na yung travel time, pag lumipat na sila sa panibagong bahay, pwede pwede yan kahit alas 11 pa umuwi. Ay, grabe. Malapit na, pag natapos ang bahay nila, Kalinga Pedro, aabangan namin yan. Aabangan namin yan. Atin mo siya, ganyan kang malapit. Kaya, bro. Alas, dun sa panibagong bahay nila, kahit 25 minutes, okay na. Nadungan okay na. Kaya nga. Eh, dun sa ano, isang oras. Oo nga eh. Isang oras ako isa eh. Maroon lang kung bahay doon. Mo, isa pa yun. Isang oras, pangitandaan, pagod. So, kapag nakalipat na si VNC, possible nga ano na? Mas madali siya makakapaglayas dito. Kapag bisibisita, sa diet. Oo. Lagi mo na siyang paglayasin, Kalinga Pedro, at papuntahin ng diet. Para lagi kayong magkikita at magkasama. Oy. Shout out sa mga ano dyan ha, nainggit ha. Kaya pala yung pala yung dahilan kung ba't hindi limited lang. Pangit na LDR guys. Pangit talaga yung LDR. Pero malapit lang yun, 1 hour lang yun, Kalinga Pedro. Pero syempre, malayo pa rin lalo guys. No?
pagpagod na si Kalinga pwede mag-scout. Hindi niya na, wala na siyang time. Tapos mag-i-edit pa siya ng video niya. Nakakapagod yun, guys. Mga kasulid. Kaya sabi niya, pangit ang LDR. Di bale, Kalinga Pedro, malapit nang magawa ang bahay ni Baby Beyonce. Hindi na kayo magiging LDR. Tumelt na lang kayo. Wala mo, sobrang layo eh. Ibig sabihin po yung travel time kasi. Sobrang, tsaka yung daan din, tsaka delikado din kasi pumunta doon ng gabi. Hindi mo alam yan. Talaga. Hindi mo alam yung tao, yung mga kasalamuha mo. Buti kung malapit lang talaga. Hirap talaga. Sabagay, malayo kasi guys. Hindi niya ganong kabisado yung mga tao doon, no? Kaya pag naghahatid sila minsan kay Bibi ng gabi na, ay hindi na sumasama si Kalinga Pedro. At medyo nga, sabi nga niya, no? Medyo delikado. So, possible niya, ano? Kung sakaling nakalipat na, pwede nga mag-date. Bumisita. Mas madali nang bumisita, mas madali nang ihatid. Ligawan. Sabi ni Kalinga JJ, so possible ba daw na pag nakalipat na sila Baby Beyonce, ay pwede na siyang bumisita. Tapos sabi ni Kalinga JJ, oh pwede na kasi medyo malapit na, sabi ni Kalinga Pedro. Oh, at ligawan, sabi ni Kalinga JJ, tumawa si Kalinga Pedro. Mag-decision. No. Doon ko hindi naintindihan eh. At na. Pwede nga mag-date. Bumisita. Mas madali nang bumisita. Mas madali nang ihatid. Ligawan. Hintayin na muna. Pag-decision. Hintay daw muna. Pag mag-18 na si Baby B. Narinig nyo? Pagka malapit na daw ang matao, kaya malapit na sila BBB, pwede nang mag-date, ligawan. Pero ang sabi ni Kalinga Pedro, hintay-hintay lang muna pag ma-18 na si Baby Beyonce. Grabe naman yun. Kaya yung tatangin sana kita kung ano, kung nabuksan mo na yung buwote. Tatangin sana kita kung ano yung pinakagusto mong letter doon. Ayun ko kasi mga letter yun eh. Paano yung pinakagusto mong letter din na inanasin ni Benz? Upcoming yun guys, kapag nabasa na lang yung... Sa live guys, paano tatry kong magbasa ng mga ilang... Uy, maganda yun! Lahat yung basahin! Uy, maganda pag sa live, wag lang sanang pumunta yung mga toxic. Kabawa lang sila. Ay, maganda pag binasa mo, Kalinga Pedro sa live. Mga live yata siya ngayon ah. Ngayong gabi, ngayong ano, September 6. Yan. I-on ko no, ano ko, ang bell ko ulit. Sige. Tayo. Tara, ano, para mabasa ko yun. Tapos yun. So, ito. So, ano po. Doon pala sa ano ko yun. Di ba kagabi, nag-live kay si Kalinga Bram? Oo. Sobrang daming na windang. Alam mo yun ko yun? Oo, yun sa ano niya. Sino? Sa chat ni Beyonce. Beyonce. Sa chat ni Beyonce. Yung ano, sino. Di ba? Gusto ko sa itong ipang ano, ipang last na. Ano, kasi, syempre. Ano kasi, okay na itong ano, mahaba. Gusto yung may upcoming pa yung nakatanong. Kasi kapag nag-release... Oo, oh, yung sa mag-aasawa ka na daw Kalinga Pedro. Sino ba aasawain mo? At doon niya, nagkaroon ng ano dyan eh. No? Ay. Gusto tayo ng maraming tanong, baka walang nakabuhan sa sila. Oo, yun na. Yeah, ito na guys, ito. Diba nag-live si Kalinga Prabto kagagabi? Sa simbolo nga. Nag-chat daw si Bian. Totoo yun ba? Nag-chat siya lang. Nag-chat talaga? Alam ko yun. Na ano na si... Magkatabi kami na nag-chat niya. No. Habang nag-chat si Bian sa live ni Rab, magkatabi kayo? Asan kayo nun? Kalinga Pedro. Kawawa lang mga nainggit dyan. Dinig na dinig ko, ah. Narinig ko. Ay, grabe. That time daw, magkatabi sila. Ayun, nung pinasa daw ni Baby Beyonce yung chat. Ah, ulitin ko nga to. Inggit na naman mga basher dyan. Yeah. Asa rin ko nga sila.
simbolo nga. Nag-chat daw si Bian. Totoo yun? Nag-chat siya lang. Nag-chat talaga? Alam ko yun. Na ano na si... Magkatabi kami naman. Chat niya. Grabe naman ito. Magkatabi. Bulong yun, oh. Hoy, kaling up, JJ. Huwag kang maingay. Bulong yan. Ay ko. Bulong yan. Na pamalakasan. Oh. Ulitin pa natin, eh. Isang beses, eh. Na ano na si magkatabi kami naman chat niya. Grabe naman ito, magkatabi kayo. Saan kayo nagde-date kayo? Sa Legazpi kami noon. Ah, okay. Pumunta kami sa Legazpi. Ah, nagkukulitan kayo sa Legazpi? Nagkataano kayo. Sa Legazpi pala sila. Ano ka ngayon? Kalingap, JJ. Sinabi, ano yun, nagde-date kayo? Sabi ni JJ, ah, advance ka mag-isip ha, Kalingap, JJ, ah. Ah. Rico. Advance mag-isip si Kalingap JJ, ha? Ah. Nakalimutan mong magkasama sila noon na nasa Legazpi sila. Ang ano noon, ang kwento noon ay sabi, sabi, hello? Na doon kami, pagod na ako, pagod na rin siya. Mm-hmm. Sabi ano, ano, gusto mong gayahin na natin si Dara? Ano gusto mo na mag-gayahin si Dara? Magpaalam ka na. Sabi ko, chat mo kay Galinga para mag-aasawa na ako. Ba't naman gagawin mo kay Daring wala na? Pero walang ano, walang love team? Oo. Mas, pinukulit ko lang siya, binara na nag-ano lang. Wala lang, kung ano lang. Ah, biro-biro lang. Biro-biro lang naman pala. Biro-biro. Ah, biniro. Kaya pala yung iba pinatutuo. Aray ko. Gagayain daw si Dara. Kasi si Dara, tras wala na, ano. Ayan, di ba? Tuloy natin, guys. Kaya biniro tuloy ni Kalinga Pedro si Baby Beyonce. Ayun, pinasa naman kay Kalinga Prab. Biro lang naman pala. Biro lang. Sige, sige, chat mo. Tapos may napapindot sa akin. Sige, pipindot ko. Ba't ang sulit? May imagine ko. Tapos yung pinindot, nabasa ni Kalinga Prab. Oo, imagine. You imagine, magkatabi sila, nagchat-chat. Ano kaya itsura nila? Palagayin nyo, guys. Anong itsura nila na nagchat-chat, magkatabi? Tapos ipapasa yung message kay Kalinga Prab. Na, imagine, issue nyo na lang. Diba? Dila ko, delete ko sa kanya. Delete mo. Ayaw na delete it. Pabira. Hindi yun. Sabi, bahala ka dyan. Kaliga ko pa. Bahala ka dyan. Hindi ko mapayagan ni Kalinga Prab. Di talaga. Joke lang. Ano man yun, biro-biro man lang pala. Hindi mo walang calcium. Ano man. Pang lifetime nga po yun. Yes. Sabi nga kami, pang lifetime. So, bakit, ano, bakit, totoo ba yun? Kaya, sino yung tinutukoy mo na gusto mo? Ang asawa. Yun yung magandang sabi dun eh. Pang palok. Oo nga. Sino yung tinutukoy mo? Yan tuloy. Nakasilip tuloy yung mga ano, sa sinabi mong yan Kalinga Pedro. Nasilipan ka tuloy ng mga nag ano, naghihintay ng makasilip. Ayan. Yung mga alam mo na, no? Tuloy natin. Secret. No comment muna. No comment, guys. No comment. Darating na lang yan bigla na parang huwag ka nakaw. Yeah, tama yun. You never know when. Just like a thief in the night, you never know. Oh, grabe si Philip. Oh, grabe si Daddy Philip. Daddy Philip. Hello, hello, guys. Hello. Si Shikai. Andun po. Nasa loob na? Hindi po. Andun sa kabila. Sige, Philip. Bye-bye. Thank you. Edi, secret yun. So, kung si Vianci yun, makakapaghintay ka ba po yun? Hirap ka talaga mga niya. Ang dahil na talaga. Ay, nako. Siyempre, ang sagot ko dyan is, makakapaghintay ako. Pero? Pag nagpahintay. Ah, pag nagpahintay. Baka ikaw lang naman nagmamadali, Kalinga Pedro. Pero magpapahintay siya, ang problema, ikaw, kung makakapaghintay ka. Ayun. Yan ang aking ano, vice versa na sagot. No? Siyempre, ang babae, hindi yan magsasabi na hintayin mo ako. Hindi yan magsasabi dahil mahihiya yan, sa totoo lang.
ikaw yung magsasabi sa kanya na kung hihintayin mo siya. Ayun lang yun. Kalinga pedo. Hmm. Tuloy natin. Pati natin siya. Di pa muna. Bata pa yun. Tsaka aminan kasi. Ang bata, kahit bata yan, may damdamin yan. Kalinga pedo, kahit bata yan, ayan, may damdamin yan, nagmamahal. Kasi sa pag-ibig, walang bata, walang matanda. Diba? Ayan, tuloy natin. Walang aminan guys kasi. Pero, alam mo na. Yun daw, walang aminan. Oh, wala na talagang aminan. Wala nang aamin. No comment na. Ayan. Alam niya, yun na yung punit dulo niya. Yes, naman. Makapaghintay. Pag nagpahintay. Ako, sabi ko sa inyo, wala na tayong bed sea. Ako, ito. Wala nang ano, tambalang bed sea. Wala na, magpapatay ko na ng bahay. Papaano mo tayo? Abangan niyo pa yung part 42. Din po sinabi po na magpapagawa na si Guedes ng bahay. Pag mag-asawa. Ito, yung last. Ano kasi nakakatuwa kasi itong last. Sabi, balita ko kasi din kuya kagabi. Pababahayan ka. Kalinga parang. So, grabe. Papabahayan si Kuya Eddie. Ako, papabahayan? Okay, ano masasabi mo din kayo? Papabahayan ka raw. Kalinga parang. Sasabi ko na nga, syempre. Nakakatawa si Kalinga Prof kasi parang ayo, hindi talaga niya kami pinapabayaan na naman. Salamat kay Kalinga Prof minsan. Talagang hindi kanya papabayaan kasi kanang kamay ka nga ni Kalinga Prof. At saka syempre, pinsan ka, first cousin. Wala nang iba, kumbaga hindi, para kayong magkapatid, no? Walang iba sa inyo, walang ano, magkamag-anak kayo, para na rin kayong magkapatid. Matagal na kayong magkasama, no? Ikaw yung pinakamatatag na naging kasama niya sa Team Kalinga, sa K-Boys, sa KRT Boys, o kung ano man yung tawag nyo, sasamahan nyo dyan sa grupo nyo. Ayan, di ba? Team Kalinga. Ayan. Thank you sa iyo. At sa dami-dami ng ano, ng napabayaan mo at mas mga tao ni serving pa, syempre naiisip mo pa kami mga tauhan mo na parang tulungan mo. At syempre iangat pa kami kahit mga sa pamagitan ng ganyan, pagtulong sa pag-aaral ng ano, bahay yan. Para din na namin isipin pa. At syempre para sa akin, ano, yung gusto ni Rob, parang ano mga muna sa iba sa mas nakakailangan na kasamahan natin. Gaya nila yan, may mga asawa na, nila mo yan yan. Mas okay sa akin kung mas unahin na nila sila na mas parang mas pamilyado na, mas parang kailangan na mas... Oh, tama. Uunahin ng mga may asawa kasi may mga kasama na. Kung si Kalinga pwede nga naman ang mauuna at hindi pa nga siya nag-aasawa, no? Dahil mamimili pa lang siya ng asawahin. Sorry, ganun eh. Joke. Ayan. Magbibiro din tayo dahil nagbibiro din sila. No? Ay, syempre, wala nga naman siyang makakasama. No? Dahil maghihintay pa siya na mag-18 yung kanyang hinihintay. Diba? So, tuloy natin, mga kasulid. Ayan. Nandyan pa ba kayo? O, nag-iisip din kayo? Magbukod kayo sa akin. Kasi ako, kahit sa mga mukha ko, tumira mas matagal habang wala pa akong asawa, okay lang. Sila, makakahiya naman kung palagi sila makana sa pamilya, di ba? At siyempre, sabi rin nung ni Kalinga Prof talaga, ano sa life niya pa. Depende sa situation, yun ang isa na sa kukunin niyang ano na parang criteria kanya. Sino ang sunod na papabahayan. Pero sa akin talaga, kung tatanungin ako ni Rob, kung gusto ko pabahayan ko. At ang giyan ko kasi, para sa akin, kaya ko naman eh. Kaya mo pabahayan. Kaya magpapabahay sarili ko eh. Nakakahiya na ano pa, tulungan niya. Ayan o, diba? Grabe, napaka ano ni Kalinga Edu. Dahil pagka daw siya, kunwari, tatanggihan niya yung iyaano ni Kalinga Prof. Dahil kaya naman daw niya magpatayo ng sarili niyang bahay. No? Dahil nga guys, nakaya nga niyang bumili ng kotse na ang tawag dito, hindi hulugan, no? Isang taong pinag-ipunan, yung pabahay pa kaya.
kahit mga 3 years before, bago siya magpatayo. Baka 3-story house na yung mapapagawa ni Kalinga Pedro. No, ilang ano na yun, palapag. Pero hindi naman kailangan kasi na malaki yung kailangan mong ipagawang bahay. Okay na yung simple na at least, no, meron ka natitirhan at natutulugan. Ayan, tuloy natin. Pamo, dami na nga niya nabigay sa akin. Unang-una sa lahat, may nag-vlog-vlog na ako. Mm-hmm. Doon pa lang, grabe na yung ano, sobrang pasasalamat ko sa kanila nila Kuya Bal. Mm-hmm. Na, ano na, ito, kagaya nila, nakakatulong na rin ako. Nasusuportahan ko ng pamilya ko sa pamamagitan nito. Mm-hmm. At, ayun, maraming tao na ano, nakikinabang dahil sa pinayagan nila kami na nag-vlog din, kagaya nila. Salamat sa inyo, ano kailan niya para Kuya Bal. Totoo yan. Ilan na ba yung natulungan din ng Kalinga Pedro, no? Hindi lang naman isa. Tapos yung mga pinapaaral pa niya, no? Sana naman mag-aral mabuti at huwag mag-jowa. O, di ba? Para kung sakaling makatapos kayo sa inyong pag-aaral, ay achievement yan ni Kalinga Pedro. Ayan, di ba? Achievement niya sa kanyang channel, yung makatapos, yung kanyang mga pinapaaral na mga estudyante. Hindi ko man mabilang kung ilan sila dahil yung iba hindi naman yata blin na vlog ni Kalinga Pedro, no? Yung iba lang ang may vlog. Ayan. So, syempre, mag-aral mabuti, no? Pagtuunan ng pansin ang pag-aaral, huwag ang magjojowa dahil alam ko yung iba dalaga na. Ayan. Yun lang masasabi ko. Wala naman tayo sinasabi dito na kung sino may jowa sa kanila. Dahil natural yan kasi pag college, magaganda, no? May manliligaw. Ayan, totoo yun. So, tuloy natin. Thank you. Yung nag-give ikaw yun. Siyempre, ganun talaga. Kailangan, siyempre, yun na nakasanayan natin. Pagbigay sa mga nangangailangan, mas kailangan talaga. Kulting ba? What if... Tama yan, Kalinga Pedro. Tama yan, Kalinga JJ. Kuya, ikaw yung... Hindi natin ina siya na nagkaisawa ka next year. Tatanggapin mo ba yung offer na yun? Depende. Kilala kung siguro kung wala na akong channel, siguro kung hindi ko na talaga kaya, pwede. Pero kung ano naman, kaya-kaya pa naman. Kaya-kaya? Kung dire-diretso lang yung channel ko, ganito. Kahit huwag na. Sapat na. Sapat na ano ko na tatamasang biyaya ngayon. Hindi na tayo magpapakaano. Aubos biyaya na kapag lahat na lang gusto natin. Ay, gustong lahat ng mga ano gusto sa atin na lang. Lahat ng biyaya sa atin. Pangit din yung ganun. Tama. Mas maganda yung may sarili. Yung sarili mo talaga galing sa iyo. Pinaghirapan mo, no? Tama. Yung pinaghirapan mo siya mula sa bulsa mo, yung ipapatayo mo ng bahay. Kasi talagang pagka, kunwari, na may, okay lang yung magbibigay din ng, siguro, syempre, may magbibigay pa rin yan si Kalinga Prab ng kahit kunti na pandagdag sa pagpapagawa mo, Kalinga Pedro, ng bahay mo, sa magiging, ano mo, ayan, hindi natin alam, no, guys? Ayan, tuloy natin. Seryoso na. Naging seryosong usapan. Ayun. Kaninang biruan, naging seryoso eh, no? Bagay. Isishare din dapat sa iyo, no? Kaya nga charity. Saka gusto ko pati pabahay, ang bahay ko, gawa ko. Parang, ano ba? Sariling idea. Achievement mo. Parang nakakatawa na. Yan, o. Diba, achievement. Pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay, isang achievement again, na nagkaroon siya ng kanyang YouTube channel, no? Kasi mula sa kanyang YouTube channel, nakapagpagawa siya ng kanyang sariling bahay. At syempre, nakabili ng kanyang sariling kotse. O, achievement yan ng isang Kalinga Edu. Diba? Nakatawa na ay, gawa ko. Parang pinaghirapan ko. Mas, minsan gusto ko yung ganun eh. Para mas ano mas ma-feel mo talaga yung para yung bahay pag pahalaga mo rin kasi mas maganda pag naghirapan talaga. Diba? May point naman. So kung may pagmamalaki ka. Oo. So yung future babies mo. Sa future wife mo. Na tayo mo. Ano? Naayos ko naman na yun eh.
Ito, mga bagay ito, pinitungin natin. Ito, grabe ito. Preparation na yun. Nag-iipo na ako. Ito, aras sa mga ganyan bagay. Preparation na yun. Sabihin na nga tayo ng lupa niyo sana yun. Grabe. Kaya, ano na yun. Kapit-bahay pa ati tayo. Wow, magkapit-bahay daw sila ni Kalingap JJ. So, nakabili na pala ng lupa. So, next na ang kanyang house and house na ipapagawa. At gusto nga ni Kalinga Pedro ay mula sa kanyang achievement, mula sa kanyang bulsa, no? Ayan, ang gagamitin o magagawa ng bahay. Ayan, di ba? Kapit-bahay na tayo, Bambira. Sige. Yun. Ano kaya masasabi mo sa mga patuloy yung nagsusuporta sa'yo? Ay, syempre. Sa Tambalang FC, kinakami ng Prado, Kuya Bal, Katid. Syempre, walang balon. Una, kala Kuya Bal, Katid, in the vlog. Siyempre, salamat sa inyo. Yan, sa Kalakalinga Prado dahil yan. Sinama niyo ako dito sa Kalingap at hindi ako siguro ganito kung ano, hindi ako magiging si Kalingap Edu na ano, ito sobrang daming biyaya na tatanggap kung hindi ako nakasama dito sa grupo ito. Siguro di ko alam kung nasaan ako, baka ngayon nasa Manila ako nagtatrabaho, ganyan. Baka may asawa ka na ngayon pag hindi ka nag-vlog ng ano, pag hindi ka naging vlogger, pag hindi ka naging charity vlogger Kalingap Edu. Diba? Ayan, nasa Maynila daw siya tatrabaho. At syempre, baka nga may asawa na siya ngayon. At baka nga, hindi niya nakilala si Baby Beyonce. Diba? Tuloy natin. Wow, ganyan. At sa ano naman, sa mga edgy fans, yan, salamat po sa patuloy na pagsuporta sa amin ni Beyonce. Napaka sweet nila kahit ano, kahit yung vlog ko sinusuportahan nila. Hindi sila masyado ano yung isa lang yung sa channel lang ng Kalinga Pro na sumusuport. Nakakatawa kasi minsan napapasa ko sa mga comments ko sa ano sa YouTube channel ko, lahat nila sinusuportahan. Tsaka yung iba mga sponsor, hindi lang dun sa may Kalinga Pro bibigay, pati sa akin po. Kaya minsan nakakatawa kasi yung mga beneficiary ko na ano, na pibiyaan din dahil lang sa EDC. Yun o, di ba? Nagpasalamat siya sa EDC fans at sa mga sponsor na hindi lang EDC ang na-sponsoran, kundi pati sa kanyang beneficiary, no? Damay-damay. O, di ba? Ganyan, no? Si Kalinga Pedro. Hindi, ano, yan. Kung baga, alam niya kung sino ang tumutulong sa kanyang channel, sa kanyang mga beneficiary, no? Siyempre. Kasi kung wala kang sponsor nga naman, sa totoo lang, hindi mo talaga mapapaaral kung ilan yung bata ngayon na pinapaaral mo. Ayan, di ba? Hindi natin alam kung ilan ba yung bata na pinapaaral ni Kalinga Pedro. Kasi may elementary pa yan, no? Na scholar. Ayan, tuloy natin. Sila Sir Leo, thank you po. Sila Gina, si sino pa ba? Rexy. Ma'am Rexy, thank you so much sa inyong lahat. At marami pang iba, baka nakalimutan ko lang iba. At sa lahat ng sumusuport sa akin, thank you so much po sa walang sawang pag-support. Pag-mamahal. Kasi tagal na rin eh. Ilang buwan, ilang taon na akong nag-vlog, no? At panlakas pa ng panlakas yung YouTube channel ko. Hindi lang ano. At yan, dahil dun siyempre marami tayong natutulungan tao. Kaya thank you talaga. Thank you so much sa inyong lahat kasi wala si Kalinga Pedro kung wala ang mga viewers natin. Yan, thank you so much sa inyong lahat. Tama. Kung wala kang viewers, wala nga. Tama. At nandito kami para sa iyo. Kahit anong mangyari, we are still support. Team Kalingap. No? One Kalingap, one family. Ewan ko na lang po sa iba, no, na hindi ko alam kung totoo pa ba o ay may alinlangan na. Ayan, mahalata mo naman yan sa isang tao kung may alinlangan ka na at hindi ka na sulit. Ayan, no? Di ba? Tuloy natin. At ako, salamat sa Diyos. Yes. Sa Kuya. Most especially, kay God. Kasi siya ang nag-create sa atin, no? Siya ang gumagawa sa lahat, sa araw-araw. Na, ayan, yung kunwari, ikaw, nag-scout ka. O, diba? Siya ang gumagabay sa'yo. Totoo yan.
Kalinga Pedro. Abangan nila yung pagpa-Japan. Ayun naman. Salamat mga ka-Japan. Grabe yun, Japan. Konnichiwa. Konnichiwa. Ano yung tiya? Oh, okay lang ba sa'yo? Ano yung mahaba din yun na pag-travel, katulad ni pag-sino? Siguro mga 10 days yun, mga ganun din. Ay, kung sa Japan, pwede naman ako dyan. International yun eh. Pag ibang bansa naman ay ibang level talaga yung ibang ganda. Pag sa pag dating mo pa lang sa airport, kagaya na sa Hong Kong, parang wow. Ibang parang ibang-iba sa ating lugar. Wow, 10 days talaga sila mag-stay di. Grabe! Isa exciting yan. Napaka-exciting. Sana ay matuloy ang Japan nyo, no? At walang mga abirya-abirya na yan. Saka, huwag mo isipin yung mga naiingit sa'yo, mga basher mo, no? Yan, alam ko naman, kayang-kaya mo yan, eh, Kalinga Pedro, eh. You are a very, tawag dito, matatag, no? Matatag sa lahat, sa iyong, alam ko matatag ka na dahil matagal ka ng YouTuber. Pagka matagal ka ng YouTuber, kayang-kaya mo nang lutasin ang isang problema. Kung ano man yan, di ba? Ayan, sana matuloy ang Japan. At inaabangan ng lahat yan. No, hindi lang ako ang nag-aabang, hindi lang sila. Marami, hindi namin mabilang sa 10 daliri. Ayan. Sa ating lugar na pagka mo talaga iba yung feeling, para ka nasa ibang dimension ka, ibang dimension yun. Kasi para ako nasa loob ng cartoons, anime. parang kikita akong building, sobrang parang perfect, sobrang ganda lahat. Walang parang pangit tingnan eh. Lahat maganda, sobrang linis. Bakit ganun pag sa ating iba eh? Pollution. Sa kanila iba talaga yun. Kaya sa kalsada ka lang. Hindi kasi, yayamaning bansa yun, Kalinga Pedro. Ang Pilipinas. No? Ang Pilipinas, mahirap lang. Tapos syempre, mga tao, no? Tapon dito, tapon doon. Walang disiplina. Yun, kaya nagkakalat ng basura. Ah, diba? Yan. Tuloy natin. Tumambay, hindi ka mabuboring dun. Oo, dapat. Yung kuya, sana makasama ako. Sana makakasama ka talaga. Kasama si JJ. Tama na pala tayo, guys. Isasama ka nila kasi kasama si Kakay. Ay. Siyempre, si Kakay ay, alam nyo na, jowa ni, girlfriend niya si Kakay, ni Kalingap JJ. Si Kakay kasama din yun. Saan si Biansi makasama? Makasama si Biansi. Abangan niyo po sa K-Boys, di ba? K-Boys niya. Sabi ni ni JJ, sana makasama si Biansi. Tapos sabi ni Kalinga Pedro, amen. Nagganon siya. Parang nagdasal na sana makasama daw si Baby B. Exciting ka, Kalinga Pedro, ha? Eh? Kami din, mas excited. Kaso yung iba ngayon, guy, hindi na excited. Ako, excited na excited. Bala kayo dyan. Sana makasama eh. Tsaka abang ko tayo. Parang kung ano mangyari. Kaya naman kayo ulit na. Para matapos yung problema. Ayos natin yan lahat. Ayos yung pala makapunta. Edsy sa Japan. Ay, grabe. Ayos naman. Mag-ano tayo yung kuya dun ah. Mag-live ka. For sure kasi magkasama tayo yung sarong eh. Baka sa Mount Fuji. Baka picture lang sa Mount Fuji sa bullet train. Sa'yo na ako eh. Grabe guys, nakikita lang natin sa kalendaryo. Pero sa December, makakapag-picture na tayo. Yeah, ang gara naman. Sana all na lang, Kalinga Pedro, makapunta ng Japan. Dito lang ako nakakapunta sa Japan, Pangasinan. Japan, Pangasinan. Sakura 3 guys. Ang ganda na yung mga nasa lupa na tapos sobrang dami. Tapos ang profile ko. Yung profile mo nasa Hong Kong, di ba? Pwede. Pero mas maganda yun. Disneyland yung profile ko dati. Ay, oo. Naka-jacket kang yellow. Nasunod tayo, ay, sayang, binigay ko na yun eh. Disneyland tayo ngayon. Nagsayang siya dun sa jacket. Dapat inuwi mo yun, binigay ni Mama Marie yun sa'yo, eh. Siguro.
Eh, tuloy pa natin. Meron pa yata eh. Yung sa ano, Tokyo, sa Japan. Yung isa pa nga yun. Ayun guys, salamat po sa... Salamat. Maraming salamat po guys. And see you po sa next na ano na interview with Kuya Erzen. Kuya, maraming salamat sa oras. Oo, wala nga naman. And maraming salamat sa pagbahagi ng ano insights mo regarding sa IT, sa inyo, at sa mga learnings. Yes, and salamat Kuya. And excited na po kami sa Japan. Excited. Kahit excited December pa. Wow! Sana all ako din excited. Excited din kami. Di ba? Sana makasama si Baby B. Baby Beyonce. So guys, hanggang dito na lang po ang ating reaction video. Mukhang napahaba. So syempre, no, please support and subscribe Kalingap JJ. At ito nga, channel niya po ito. Siyang nag-upload. Support nyo, subscribe nyo. At syempre, sa channel ni Kalingap Rob, ni Kuya Val, Ate Edna, ni Jack Tapia Matubang, at ang in-interview ni Kalingap JJ. Walang iba kundi si Kalingap Edu. Support nyo ang kanyang channel. So, bye po. At syempre, guys, huwag nyo kalimutan ito. Yung channel natin, pa-support din. And pa-subscribe. And like and share po tayo. God bless.